Tapos yung background ng music dyan. Yung parang ko na lang. Kaya subukan na. Hindi ko pa lang pakinggan kasi yung... Ito. Magandang hapon mga kaibigan. Narito tayo sa palatuntunan ng respeto sa batas at karapatan. Ayan mga kaibigan, na sa ating pong ngayon pong hapon ito tatalakayin natin unang Webes sa buwan ng January 2018. Ayan, asahan po natin na talagang ngayong taong ito ay napakaganda ng ating magiging kapalaran. Sabi nga natin, magandang pag-asa sa kinabukasan ng ating bansa. Ay nasaan po ng mga kababayan natin na magkakaroon siyempre ng mga pagbabago at iba't ibang mga issue. Ang iba't ibang mga kaganapan at mga pagbabago na gagawin ng ating pamahalaan kaugnay nga dito sa modernization ng mga sasakyang pampasahero. Ayan, maapektuhan siyempre. Yung ibang mga, may mga tumututol pa rin mga transport natin. At ganun din naman siyempre yung mga iba't ibang mga leader ng transport na hindi kaya nilang ma-avail yung pagbabago sa mga modernization ng sasakyan na ini-offer ng pamahalaan. Pero wala pong magagawa kung hindi sumunod sa batas at ito naman para sa kaligtasan ng ating mga pasahero, mga kababayan natin na sumasakay. Kung ito po naman ay ikabubuti at talagang kayang-kaya ng mga Pinoy yan, kayang-kaya nating mga Pilipino na magampanan itong pinag-uutos ng ating Presidente Duterte. At siyempre po sa lahat ng mga kababayan na binabati natin sa hapong ito, isa pong magandang bagong taon sa lahat ng mga barangay captain dyan sa Antipolo City. Pinangunahan siyempre ng ating ni Barangay Captain Marlon Singapan. Magandang umaga, magandang hapon, Kapitan Marlon Singapan. Napakahusay nitong si Kapitan Singapan sa kanyang pagsiservisyo dito sa Barangay Mambugan, sapagkat nakita nga natin yung mga pagbabago rin ginawa niya sa kanyang barangay sa pamamagitan nga ng pagtatayo ng mga iba't ibang proyekto na katulad ng multi-purpose building, merong health center, ganun din ang mga opisina ng senior citizen at iba't ibang mga tanggapan na kung saan ay makikinabang itong mga taga-barangay Mambugan. Kaya congratulations sa ating barangay captain, siyempre kasama rin ang kanyang mga nasasakupan at ang mga kagawad na si kagawad Emerson Dilapinya at iba pang mga kagawad. Kasama rin siyempre dyan si secretary, si John Herbalais, yan yung secretary ng barangay. Magandang hapon. Si Rose, Rowell Balaes, ito po yung barangay secretary ng barangay Mambugan. At isa rin pagbati ang binabati natin at kinukongratulate natin ang mahusay na pamamahala ng mga midwife at nurse na ang si Ma'am Dilapinya ng isang in charge dyan sa health center ng barangay Mambugan, si Madam Dilapinya, nasa kung saan ay nakausap natin nga kanina at nalaman natin kung ano-ano yung mga ginagawang serbisyo para sa kapakanan
ng mga naturang barangay para sa kaligtasan. Siyempre, yung mga pagbabakuna, pagbibigay ng maintenance na gamot sa mga merong karamdaman, at ganoon din naman siyempre yung pagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan ng mga taga-barangay Mambugan. Congratulations sa mga magandang pamamahala ng barangay Mambugan. At siyempre yan ay pinangunahan ng ating masipag na barangay captain na alas 3 pa lang na madaling araw lagi nang nagjo-duty na sa barangay Mambugan para lamang masubaybayan ang kanyang mga nasasakupan. At ganoon din naman yung mga task force para sa kaligtasan o pangangalaga sa peace and order dyan sa barangay Mambugan. At isang maganda rin pong pagbati, magandang sabi nga natin, makakalikasan at maunlad na 2018 ang ating pagbati sa lahat ng mga kapulisan dyan sa Kamprami na sa tinatawag na Internal Affairs Services. Ito yung isang tanggapan na naglilinis sa mga kapulisan natin. Itong internal affair na pinamumunuan ni Attorney Alpigar Reambulo. Yan po ang regular natin niyang makakasama sa ating pagtalakay sa palatuntunan ng respeto sa batas at karapatan tuwing araw ng Huwebes. At ganoon din po naman ang pagsubaybay natin sa kanilang ginagawang internal cleansing, yung pong pagbibigay ng mahalagang pag-iimbestiga sa mga kapulisan na nasasangkot sa iba't ibang mga kaso at anomalya. Kaya sa buong Pilipinas po ay meron silang iba't ibang mga tanggapan sa iba't ibang region, provincial at mga bayan kung saan ito po ay nakamonitor dito sa mga gawain o yung mga reklamo na laban sa pulis. Kaya kung meron pong mga reklamo yung mga kababayan natin, manyari lamang po pumunta kayo sa tanggapan ng Internal Affairs Services sa Kamprami na kung saan po matatagpuan natin ang kanilang tanggapan na nagsiservisyo, at kahit book-in ay tatanggapin daw nila para sa mga reklamo ng mga kababayan. Pero sa mga iba't ibang mga region, meron na po niyan Internal Affairs, iba't ibang mga lalawigan, meron na mga tanggapan kung para dun sa mga kung may nais kayong iparating na sumbong sa kapulisan na umaabuso sa inyong karapatan. Kaya sa ating mga video ng mga taga-subaybay sa Facebook, sa social media at sa YouTube dito sa palatuntunan ng respeto sa batas, ay tayo po ay magkakasama-sama sa pagbabantay para sa proteksyon ng ating mamamayan. Okay, sa yan po yung pagbati naman natin sa dito sa Eastern Police District. May bago na raw na district director dito sa Eastern. Pero naroon pa rin yung mga kaibigan natin, yung makakilala natin, si Director, Deputy Director ng for Administration, District Director for Administration, si Colonel Senior Superintendent Bernabe Balba. At saka sa Deputy District Director naman for Operation, si Colonel Senior Superintendent Florindo Kibuyin, yan ay nakasama natin dito sa ating palatuntunan. Kaya naasahan natin na yung mga kapulisan dyan sa Pasig, sa Mandaluyong at dito rin sa Marikina at sa San Juan. Yan, naalala po ba ninyo yung nagkaroon ng barilan dito sa Mandaluyong, yung dadalhin lamang yung
yung isang natamaan ng bala ay nabiktima ng pamamaril ng ilang tanod at ng kapulisan. At nasa balita na po na itong mga kapulisan na involved dito ay kinalis na po sa kanilang nalipat na sila habang iniimbestigahan. At malamang na ito'y sampahanan ng kaso, at sinasabi pa nga sa report ay nakakustody na itong mga nasasangkot na pulis. Okay, mga kaibigan, sa ating pong pagpapatuloy sa palatuntunan ng respeto sa batas at karapatan, ang pagbati natin, lalo-lalo doon sa mga kaibigan natin, doon sa mga kakampi natin, yung mga kasangga mo sa batas, si Atty. Villa, yan, kasangga mo natin sa batas. Kung may mga panawagan tayo na may mga nais tayong idulog na reklamo, na kinakailangan ng legal opinion o legal ang gagawa isang abogado, ayan, pwede po nating i-recommenda kayo para matulungan, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan ng mga reply sa court. Yung kung kinakasuhan kayo, ay kinakailangan kumuha kayo ng isang abogado na makakatulong sa inyo. Huwag kayong magsasarili. May mga nakita tayo, mga kaibigan, na hindi nila alam yung pagsagot sa mga reklamo o paggawa ng reklamo. Kaya kung magkonsulta tayo po sa talagang abogado, para sa tunay na abogado na siyang gumagawa ng mga pleading sa court, yung mga affidavit, mga natawag na kinakailangan legal aspect, sa abogado po tayo kinakailangan kumonsulta. Yan po si Atty. Edwin Villa, ang ating kasangga sa batas. At siyempre ang ating pong usapong ito ay ating pong binabati rin ng mga tauhan ng DNR Calabarzon dito sa Calamba City. Diyan po nakabase sa Calamba ang DNR Calabarzon na sumasakop dito sa Laguna, Rizal, Cavite, Quezon. Madalas doon sa mga kababayan natin na nagpapagawa ng plano, ay dyan po sinusubmit yan sa Calamba. Kung kayo ay nasasakupan ng Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, ang matatagpuan po natin ang tanggapan ng DNR Calabarzon dyan sa Calamba, Laguna, Calamba City. Kaya yan po yung under nila yung tanggapan ng iba't ibang mga senro Pedro sa iba't ibang mga lalawigan. Katulad ng Pedro ng Quezon, si Pedro sa Rizal, si Pedro Eliezer Alaira. Sa Quezon Province, si Ed Palencia. Sa Batangas, si Pedro Elmer Vascos. Sa Cavite City, sa Tracy Martires, si Pedro Raymondo Crisostomo. At siyempre, bawat lugar, meron din silang mga sendro, yung Community Environment Natural Resources Officer. Sa Calawag, Quezon, si Sendro Binji Mabisa. Sa Catanawan, Quezon, si Senro Oliver Biado. Si Senro Oliver. At dito naman sa Quezon Province, sa Impanta, sa Real Quezon,
si Milit, Senro Milit, hindi ko lang matanda yung apelido. Okay, mga kaibigan, magandang hapong muli po at sana dun sa mga ayan, abala-abala yung mga kababayan natin ngayon sa dyan sa iba't ibang mga lugar sapagkat nalalapit na siyempre yung kapiyestahan dyan sa Quiapo, kaya talaga na mga inaasahan pa rin natin na talagang itong dadagsain ng mga turista itong pag-celebrate ng kapiyestahan dito sa Quiapo. Ito po makikita natin sa kan, ito yung mga pinagawa ng barangay captain ng Mambugan na multipurpose sa barangay Mambugan, yung mga health center dyan sa napinamumunuan ni barangay captain Marlon Singapan, kaya napakahusay niya si Kapitan Singapan. Nakuna natin ang larawan at na-interview natin si Miss De La Peña, yung nurse dyan sa health center. Mahusay yan, mahusay. At kompleto. Tuwing Miyerkules, meron silang tinatawag na dental mission o operation. Dental para sa mga kabataan na nais pagpabunot ng libre sa mangipin na nandiyan po tuwing Miyerkules dyan sa barangay Mambugan. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, araw po ng Huwebes, unang Huwebes sa buwan ng January. Hello, ikaw Mike, kumusta na siya? Nakatulong natin si Mike. At sa lahat po ng mga binabati rin natin, siyempre yung mga mahuhusay na barangay tanod o barangay task force na pinamumunuan ni Ronald Tolentino, si Jepe Tolentino dyan sa barangay Mambugan, mahusay yan, meron yung magandang nagawa para dyan sa peace and order sa barangay Mambugan. Ganda din naman ang ating pagbati at siyempre sa hapong pong ito tayo rin ay nakikiramay sa paglisan o pagkamatay ng ating matagal na kaibigan at ang pinakang father ng mga media dyan sa lalawigan na Rizal, kasamang Jess Abarondo, namatay po noong December 30. Ayan, noong at nakaburol dito sa Antipolo City sa nasasakupan ng barangay Santa Cruz sa dyan sa Along Sumulong Highway. Doon po sa mga nakakakilala, pwede pa kayong makipaglamay hanggang Linggo po ang kanyang para doon sa mga kaibigan na hindi pa nalalaman. Namatay na po si kasamang Jess Abarondo, isa ring broadcaster, isang publisher ng dyaryo at matagal na nagserbisyo rin sa iba't ibang mga radio station na pang-national at kaibigan ng iba't ibang mga announcer sa radyo, mga yung mga maliliit na kababayan natin na kanya pong mga natutulungan ay nalulungkot, kaya nalulungkot po ang mga kababayan natin dyan sa Antipolo City. Okay, sa pagpapatuloy po na ating palatuntunan, mga kaibigan, magandang hapon saan man po kayo nandoon, sa mga kaibigan natin sa Facebook, sa YouTube, sa mga grupo ng Kabayan Action Group, kay Congressman Ron Salo. Magandang hapon, Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. Isa po yan sa mahusay na abogado. Matagal na natin kilala yan si Atty. Ron Salo na ngayon po ay Kabayan
party list representative. At ganun din po naman yung ating pagbati sa mga taga DPWH. Sana po ipagbutihin na ninyo yung inyong ginagawang serbisyo, ginagawang mga kalsada, at ganun din naman siyempre yung inyong mga ginagawang pagpuputol ng mga kahoy sa tatamaan ng mga kalsada. Ang tanong nga lang ng mga kababayan natin, paano kaya, saan kaya dinadala ng ilang mga tauhan o mga kontraktor ng DPWH itong mga kahoy na pinuputol? Okay, sa pagpapatuloy po ng ating respeto sa batas sa radio program, isa pong binabati rin natin siyempre ang ating kumpare Ferdy Isidro at si Maringin Isidro dyan sa Dunya Carmen Subdivision sa Quezon City. Diba, nakita natin talagang may bago na namang bahay itong kumpare natin. Iba talaga yung may hanap buhay na gasolinahan. At ganoon din po naman, binabati natin si kasamang Bernie Gamba. Magandang hapon, kasamang Bernie Gamba. Si kasamang Ramil Reyes, si Pastor Reyes. Magandang hapon. Alam naman natin, talagang busy-busy ito si Pastor Reyes sa kanyang pag-servisyo para sa pag-spiritual. Yung ating mahusay, itong magaling nating warden dyan sa Kainta, si Police Jail Inspector, si Warden Montano Abarico. Ayan, napakagaling po nung kanyang ginagawang pambihira itong warding ito na inaasikaso niya ng husto yung kanyang mga nasasakupan. Kahit ito yung mga nakabilanggo, ay ginagawa pa rin niya yung magagawa niya, malinis yung kanyang kapaligiran, maayos yung pag-manage sa mga para sa kalusugan ng mga nakakulong dyan sa Kenta. At siyempre po dun sa tulong siyempre yan ni Mayor Nieto, sa tulong ni Mayor Nieto ng Kenta Rizal, isa sa mahusay na mayor sa lalawigan ng Rizal. At talagang kahanga-hanga naman dahil napakadaling tumulong sa kanyang nasasakupan. Hindi na kinakailangan dumaan pa kung kani-kanino. Basta nakausap ko yun ng mayor ng Kenta, yung mga taga-Kenta. Ganun po yung kanyang pagsiservisyo. Pag naobserbahan ng palatuntunan ito, yung kanya pong magandang servisyo na pinagkakaloob dyan sa mga masuswerte, yung mga taga Kainta Rizal. Ganon din naman siyempre, ganon din naman, iba naman yung pagsiservisyo ni Mayor Dan Masinsin dyan sa Pililla Rizal. Magamat hindi tayo nakakapunta dyan, pero nababalita natin, nakikita natin sa kanilang mga pagsiservisyo, yung kanilang pagsisikap na mapaunlad, pagsisikap na maiangat o makilala ang lalawigan ng Rizal at ng bayan ng Pililla. Kaya po napakahusay. Ganon din siyempre dyan sa lungsod ng Antipolo. Mahusay din ang mayor ng lungsod ng Antipolo. Kaya lang, siguro mula nung Manado, hindi ko pa personal na nakita.